Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Sa ngayon, sa Kalingap, ay may mga nabubuong mga love team. May love team pong Josie at Kalingap Tata. Meron ding love team na Edu at Reyna. Pero yon ay ano lang, bilang isang kapatid lang yung love team nila. Kahit bilang isang magkapatid, ang pagiging love team ni Edu at ni Reyna, kinakikiligan pa rin ng karamihan yan. Mga Reyna supporter, nakikilig sila sa love team na Edu at Reyna. Kahit bilang isang kapatid yan, kilig na kilig pa rin sila. At meron ding love team, namumuong love team na David at Elaine. Namumuo pa lang yan. At meron pang isa, David at Trexie. Naku, ewan ko, ano nga ba talaga ang ano ni David? Ka-love team niya, dami yata. At ang isa pang pinakikiligan ng lahat na love team ay ang Roel at Rachel. Ang Rochelle. Naku, marami nakikilig sa kanila mga Kalingap. Ako nga ay senior na. Natutuwa ako sa kanilang ano, sa kanilang dalawa. Hindi naman ako sobrang kilig kasi siyempre may edad na, pero natutuwa ako sa kanilang dalawa. May napansin lang ako mga Kalingap ano dito sa love team na Rochelle na sa aking obserbasyon lang. Obserbasyon ko lang 'to ha. Ewan ko sa inyo kung ano obserbasyon ninyo kasi maaring drama lang ito, maaring isang kwento lang ito, istorya lang ito sa kanila. At maaaring totoo rin ito. Sa aking obserbasyon lang. Palagay ko talaga ito'y totoo. Opo, totoo. Sa aking palagay lang. Ewan ko sa inyo kung anong obserbasyon ninyo. Kasi nung una, di po ba, nung bago lang kakilala sila Rachel noon, ay sinabi na na wala muna sa isip niya ang pagbo-boyfriend. Ang nasa isip niya ay ang pag-aaral. Yan, ipaprioritize niya muna ang pag-aaral. Pag nakatapos siya, tsaka na lang siya mag-boyfriend. O sabihin na lang natin, pag naging lagpas na siya ng 18, tsaka siya mag-boyfriend. Yan ang pinangako niya noon sa kanyang tatay din. Pinangako niya sa mga viewers. Pero dahil itong si Roel of Malalag o sa kilalang Roel Matubang, ay mapursige rin siya na talagang nag-effort siya para kay Rachel. Sinusundo niya ito sa school. Siyempre nakamotor yan. Sinusundo niya. Kasama naman siyempre si Trixie doon. At saka pupunta sa bahay nila Rachel, nakikipaglaro siya doon, nakikipagkwentuhan. Makita mo talaga yung kasigasigan din ni Roel kay ano, Rachel. Pero itong bandang huli na, yung drama-drama nila, nakikita ko eh, parang totoo na talaga. Ito, panoorin po natin. O yan, di ba parang close na sila dyan? Parang sila na nga eh. O sabihin man natin na yan ay kwento lang, istorya lang, o drama lang. Napabilib nila ako. O ako ha, napabilib nila na sila na nga. Ibig sabihin, effective yung kanilang pag-arte. Di ba ganun naman talaga sa pelikula? Pag halimbawa horror, nanonood ka at hindi ka natakot sa kanilang palabas, ay walang effect yan. Ibig sabihin, hindi ka magaling na artista. Pero kung horror yan, tapos sinisindak ka, natatakot ka talaga sa mga itsura pa lang nila, sa mga kilos pa lang nila. Effective yung kanilang arte, di ba? Ganon din sa ano nangyayari ngayon kay Roel at kay Rachel. Kung yan ay kwento man, o kung yan ay drama man, ay aba, naloko nila ako. Kasi napabilib nila ako sa drama na yan. Success ang nangyari, di po ba? Na hindi pala sila, wala pala silang kaugnayan sa isa't isa. Pero nadala ako sa drama nila. Naniwala ako sa drama nila. Anong nangyari? Mga artistang tunay sila. Mga artist talaga sila. Napakatalino o talented talaga sila. Dahil yung ginagawa nila na drama-drama, ay naging epekto ito sa akin kasi naniwala ako. Ah, kahit sabihin natin drama yan, naniniwala pa rin ako kasi kagaya itong birthday ni Rachel, di po ba? Bago mag-birthday si Rachel, nagpaalam si Roel. Yan, alam ko drama-drama yan. Nalata ko yon, drama-drama talaga. Pero yung nakita ko na nandiyan na talaga si Roel at nakita ko na siya ang nag-effort para sa ano, nag-isip para sa gagawin doon sa birthday ni Rachel. Nag-effort talaga si Roel diyan. Kaya ibig sabihin, may something na nararamdaman talaga si Roel kay Rachel. Ito pa, tingnan natin.
yakap na si Rachel. Dati-dati eh, ayaw nga niya mahawakan, di po ba? Ngayon ay umayakap na, ay todo yakap din siya kay Ruel. Bagamat nagpaalam si Ruel na pwedeng mahag, ay pumayag naman si Rachel at nung niyakap siya ni Ruel, ay pati siya, higpit-higpit din ang yakap niya kay Ruel. Kaya dito ako naniniwala na meron na nga silang something. O, bahala na po kayo kung ano pong naiisip din ninyo. Okay lang yun na silang dalawa nga ay mag-nobyo't-nobyan na. Basta importante lang naman, payo ko lang kay Rachel, kung totoo nga ha, na meron na kayo ni Ruel, ang payo ko lang sa'yo ay tapusin muna yung pag-aaral. Kung ano yung sinumpaan mo noon na pag-aaral muna ang gagawin bago yung pag-ibig. Kasi yung nakaraang video ko nga, kung natandaan pa po ninyo, kung andun sa video, di ba na yung 70% ay kailangan perspiration talaga yan. Magpawis ka, magsikap ka para sa yung pag-aaral. Pero yung 30%, kailangan naman din ng inspiration. Na hindi lang perspiration, kundi inspiration din. Ma-inspired ka doon sa mga tao na sa paligid mo. Dahil kung wala kang inspirasyon, eh paano ka makakapagpatuloy din? Boring, di ba? Boring yun. Kaya 70% perspiration at 30% inspiration. Kaya itong nangyari kay Rochelle sa ngayon, tama lang yan. Kung totoo nga kayong dalawa na ni Ruel, ay okay lang yan. Basta 30% lang ibibigay mo dyan. O sabihin natin, 15%, tapos yung 15% sa pamilya mo. Di ba? Basta importante, 70% focus ka sa iyong pag-aaral hanggang sa ikaw ay makapagtapos ng iyong pag-aaral. Iba kasi yung may pinag-aralan sa walang pinag-aralan. Kaya tama lang yan, okay lang. Kung kayong dalawa man, sige, tuloy lang ninyo. Basta magkaroon lang kayo ng limitation. Di ba? Alam naman niyo kung ano yun. Ibig ko sabihin, limitasyon lang yan. Magkaroon kayo ng inspirasyon, pero may limitasyon. Yan lang po aking masasabi sa tambalang Ruel at Rachel. Ang tambalang Rochelle. Kung ako'y nadala o ako'y naniwala, sa akin lang po yun. Pero sa inyo, kung ano yung paniniwala ninyo, nasa inyo rin po yun. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking sasabihin. Salamat po muli sa inyong panonood. Bye-bye!